Kidlat News Updates. Opo, si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sa patuloy na panghihimasok ng China sa karagatan ng Pilipinas, pinagtibay ng mga miyembro ng European Union o EU sa pagpabor ng Permanent Court of Arbitration sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Sa joint statement ng European Union delegation sa Pilipinas kasama ang 16 na bansang miyembro nito, iginiit ng grupo na legally binding ang inilabas na desisyon noong July 12, 2016. Nakasaad sa desisyon ng pagbasura sa claims o pag-angkin ng China sa naturang teritoryo gamit ang 9-dash line. Inilabas ang joint statement sa 7th anibersaryo ng pagkilala ng International Tribunal sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang naturang desisyon ay hindi kinikilala ng China at patuloy ang pagigiit na pag-aari ng kanilang bansa ang naturang karagatan. Kinumpirma ng Presidential Communications Office o PCO na nagsumite ng kanyang leave of absence si Tourism Secretary Cristina Frasco. Pero nilinaw ni PCO Secretary Cheloy Garafil na ang pagsusumite ng leave ng kalihim ay walang kinalaman sa kontrobersyal na Love the Philippines slogan. Nabatid na isinumite ito ni Secretary Frasco noon pang May 9 at inaprubahan lamang noong May 23, 2023. Inilunsad naman ng Department of Tourism o DOT ang campaign slogan noong June 27. Umani ng batikos ang bagong campaign slogan ng DOT dahil sa paggamit ng stock footage sa video presentation nito. Hindi rin nagustuhan ng marami ang pagpapalit ng dating slogan ng kagawaran bagamat nanindigan si Secretary Frasco ukol dito. May nakitang probable cause ang Department of Justice o DOJ para kasuhan ang detainee na si Jad Dera at 6 na security officers ng National Bureau of Investigation o NBI. Bukod kay Dera, tinukoy ng DOJ ang 6 na NBI personnel sa pangunguna ni NBI Security Officer 2 Randy Godoy kasama ang 5 NBI personnel na sina Arnel Ganzon, Diana Rose Novelloso, Lee Eric Loreto, King Jero Martin at Pepe Peidad Jr. Nag-ugat ang kaso sa pagpayag na makalabas ng detention si Dera gamit ang sasakyan ng NBI at palusot ng medical check-up ang pakay nito. Gagamitin din ebidensya ng DOJ ang perang nakuha kay Dera at sa mga NBI personnel na hinihinalang suhol. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosaline Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Music.